Yo, so hello guys, welcome back to Soltech Gaming and happy holidays pala no. Ngayon it's Holy Week, Monday Thursday, then tomorrow is Good Friday. I just want to share today ang topic natin is sexual sin. Medyo malalim yung pag-uusapan natin ngayon kasi madalas hindi natin naiiwasan to, itong sexual sin. At napapansin ko karamihan po ng mga lumalabas sa ating iba't ibang uri ng entertainment, ang topic is sexual sin. Yun, so let's start. Naniniwala ako na ang diablo o ang mga kaaway natin ay gumagalaw ng tahimik sa mga oras na ito, no? Ngayong pandemic pa, lahat ng tao nasa bahay at walang ginagawa kundi manood kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Ang mga diablo ngayon ay aktibong kumikilos. Hindi lang natin ito napapansin. Ano ang kanilang mga pagkilos? Madalas sa mga Korean novela. Mga topic is meron na asawa, nakikiapit pa sa iba. Diba? Married ka na, makikipag-divorce pa. Married ka na, nakakabuntis ka pa ng ibang babae. Madalas po mangyari yan sa mga, hindi lang po sa mga Korean novela, kundi kahit din sa mga palabas po na dito sa Pilipinas. Yung immorality po na meron sa mga palabas, hindi natin napapansin na yun yung ginagamit ng mga demonyo para tayo ay lansiin at tanggalan po ng karapatan para sa ating Panginoon. Ginagamit po nila yung entertainment. Kagaya po na sinabi ko yung mga palabas, yung mga series, iba't ibang may mga musics din po, no? Maraming klaseng music na napapakinggan natin minsan hindi po kaya-aya sa tinga pakinggan, no? Ako po aminado dati nung hindi pa ako Christian, mahilig po ako makinig ng mga immoral na mga musics, no? Pero binago na po ako ng Panginoon at muli ako ay bumabangon at iniiwasan ko na po ang mga ganyang gawain. Ginagamit po ito ng kaaway para madismantle po tayo sa ating mga godly values. Nilalansi tayo nito related dun sa sex. Opo, dun po sa sexual sin. Ano po yung perception ninyo sa marriage? No, bigyan ko po kayo ng Bible verse sa Hebrews chapter 13 verse 4. Kung mapapansin natin sa verse na yan, sa panahon ngayon, binabago na po yan na kaaway. No? Pinapakita niya sa atin na okay lang makipagtalik kahit hindi ka pakasal. Na okay lang na makiapid kahit ikaw ay may asawa na. Na okay lang na ikaw ay magkaroon pa ng isang affair o mas malala pa, makabuntis ka ng babae kahit ikaw kasal na. Kahit saan po natin tingnan, mali po yan. Sa panahon kasi ngayon, parang okay na, no? Parang wala na. Parang natural na lang, eh, no? Si ganito, may asawa pero may kabit siya, gano'n. Yan kasi yung nakikita natin sa mga palabas, no? Yan din yung naririnig natin sa mga musics, sa mga iba't ibang klase ng mga media elements, no? Oh, sinasabi din kasi ng mga kalaban na ito, ng mga demonyo, na sex without marriage, parang sex without marriage nowadays is not a sin anymore. No? Devil normalizes this.
Ang tanong ninyo malamang eh, ano ang kahihinatnan kung meron tayong sexual sin? Una po eh, ino-open natin yung spiritual doors natin. Yung spirito natin, ino-open natin doon sa isang tao. Kapag once na ikaw eh, makipagtalik, no? Makipag-bind sa isang tao, yung mga souls ninyo ay magiging isa. Opo, ganun po yan. Ngayon, kung hindi ka sigurado doon sa tao na yun, na kung anong merong soul na meron siya, ino-open mo yung sarili mong soul sa kanya. Wini-welcome mo yung soul niya papunta sa iyo. Ano ang dapat natin gawin dyan? Dapat tayo maging sigurado sa ating magiging partner. Dalawang uri lang naman kasi yan, no? Una, merong hindi magandang soul. Pangalawa, yung soul na open sa ating Panginoon. Yung sex kasi, dinisign niya ng Panginoon para mag, to tied up the husband and the wife. Para maging kaisa ng lalaki, si babae. Hindi yan nakaramdam pa lang ng ilit sa katawan. Why people, sex ka na. Hindi po yung tama. Hindi po ang dinisign ng Panginoon. Ang sex po ay dinisign kaisa lamang kung kanino ka. Kaya pag-bind, hindi yan one is to many. No? One is to one lamang po yan. One is to one is enough. Bibigyan ko po kayo ng Bible verse sa Genesis 2, chapter 2, verse 24. Hindi mo alam kung ano yung spiritual door na meron yung isang tao na yun. Hindi mo alam kung okay ba. Ngayon, kung ang soul mo, okay. Tapos yung magiging kasibing mo is, ang soul is not okay. Inopen mo na yung soul mo sa kanya. So, ano magiging resulta? Hindi po magandang resulta yun. Maaring maging komplikasyon yan. Para maging komplikasyon, para mapalayo tayo sa Panginoon. So, mag-iingat po tayo. Hindi po ganun kasama eh, na nililimitahan tayo ng Panginoon sa ating sexual behavior. No? Ang ginagawa lamang po ng Panginoon is pinoprotektahan niya po tayo para dun sa mga pwedeng mangyari sa ating kaluluwa. Bakit natin dinidisobey yung mga warnings ng ating Panginoon? Eh, malinaw naman ang sinasabi na sa Biblia na kasama naman talaga ang makiapi. Minsan alam na natin yan eh. Nagbubulag-bulagan lang tayo eh. Meron kasing tao na di ba, may asawa ka na, tapos pupunta pa ng beer house, makikiapit sa mga babae na bayaran. No? Meron din babae na kahit hindi bayaran eh, kahit meron na eh, normal na babae, no? Aya-aya. Pero hindi mo alam kung sino-sino na pala yung mga kinakasama. Yun po yung pag-iingatan natin, no? Yung mali yung pag-open up ng soul natin dun sa tao na yun. Delikado. Bakit? Kasi yung soul na meron siya, nakipag-bind na siya dun sa iba't ibang soul eh. Na nagigets ba yung point ko, no? Halimbawa, meron ako nakilala na babae. Yung babae na yun, meron na siyang nakipagtalik na siya sa iba't ibang lalaki. No? So, meaning to say, nakipag-bind na siya sa iba't ibang uri ng mga souls. Ako, kapag makikipagtalik din ako sa babae na yun, in-open up ko na yung soul ko doon sa maze. Doon sa soul na meron siya, no? Kaya po, be on guard sa inyong mga sexual behavior, no? Meron pa, no? Pwede ka rin kasing papalayo sa Panginoon, no? Papalayo sa Panginoon na kagaya nga na sinabi ni Pablo na ang ultimate consequences ng sin is death. You know? Kaya kung patuloy kang
gagawa ng kasalanan, you are walking freely to death. Kasi meron tayong sexual behavior. Kapag meron tayong spiritual death, automatic, we are separating ourselves from God. Pag active kang gumagawa ng sexual sin, we actively choosing way of death, way of spiritual death. Masakit po yan. Masakit po yan sa pakiramdam. Yung few minutes of pleasure na may bibigay sa atin, walang hanggang sakit at damnness po ang kapalit nun. Spiritual death. Masakit po yun. Gusto mo eh. Gusto mo eh. Kasi ang sexual sin kasi parang addiction. Opo, tama yan. Addiction po yan. Once na nasimulan mo na, tuloy-tuloy na yan. Kasi meron tayong pinatawag sa ating utak na kapag nakatikim tayo ng pleasure, kasi hahanapan natin yan. Ng kasayahan. Hanapan natin yan. Kaya hanggat maaari, huwag natin gawin. Kasi pag nahulog na tayo dun, kapatid, tuloy-tuloy na tayo. Mahirap nang bumangon. Nagawa mo na eh. Nagaya nga po ni Samson, no? Yung kay Samson story, kung alam pa po natin yan, no? Panginoon, inuutusan si Samson na pamunuan ng kanyang bayan sa mga Pilistiyon. Anong ginawa niya? Kahit yung mga magulang niya, sinaway niya, yung mga tao na kakakilala sa kanya, ihiningi pa rin niya si Delilah. Kasi nga, si Delilah daw yung nakakapagpasaya sa kanya, nakakapagbigay ng pleasure. Ano po ang kapalit nun? Yun, nakulong siya. Nakulong siya, nabulag siya. Dahil ginupit nga yung kanyang buhok kung saan eh, doon nanggagaling yung kanyang labas. Espiya pala itong si Delilah. Yun yung sinasabi ko na pag-iingat na kailangan natin gawin. Hindi porket andyan yung sex, andyan yung pleasure, hala, sige, ano tayo, patuloy lang tayo. Sarap eh, no? Pero yung konting oras po na naigugol natin dun eh, napakalaking kapalit, napakasakit. Kaya hanggat maaari, iwasan po natin yun. Oh, weakness kasi yan eh, yung sexual sin. Ano yan eh, weakness yan, lalo na kung paulit-ulit natin ginagawa. Kaya, hindi ko alam eh, paano mabangon yan, no? Ang alam ko mahirap. Kung gaano kakatagal, kung gaano mo ito pinakinabangan, kung gaano mo ito pinatuloy, ganun din. Kalalaang, minsan doble pa nga, minsan triple, ang magiging kapalit. Kaya huwag natin nga hayaan yan. Magiging slave kasi tayo dyan eh. Addiction kasi yan. Kaya sa ating pagkatapos yan, no? Ang masasabi ko lang, hayaan natin yung mga kinaloob sa atin ng Panginoon na iyon ang ating makamtan, no? Iyon yung ating patuloy na hinahabol, no? Yun yung patuloy nating tinatahak, no? Diretso lang sa Panginoon. Huwag na tayong paligo-ligo pa. Yung mga sexual sin na yan, hindi yan yung sinabi sa atin eh, na gawin natin. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga manukod, makinig, kasi yan yung nagiging instrumento eh. Kaya kung mapapansin natin yung mga kabataan nila, di ba na nagka-pandemic lang yung mga kabataan na pupusok eh. Nasa tao ang pag-control, no? Kung alam natin kung paano ito i-counter, kasi kahit saan meron, sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify, sa TV, sa TikTok, sa Twitter, marami. Ano pang kailangan natin maging masiyasa?
alamin kung ano yung mga grounds natin, alamin kung paano ito iwasan, no? Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at hilingin natin na hugasan tayo ng dugo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Kapatid, keep chasing Jesus. Patuloy lang po tayo. Yun lamang po.